Catherine Bernardo feels like it's his birthday after receiving a surprise gift from her mom, Min Bernardo. Mommy Min surprised the kapamilya actress with her very own studio in Quezon City 2 months after her daughter's 25th birthday last March 26, 2021. In a blog uploaded on Catherine's YouTube channel on Sunday, June 6, Mommy Min said Catherine has always wanted to have a space or place where she can shoot her commercial blogs and photos. According to Mommy Min, it took 9 months to finish Catherine's studio. She also kept everything under the radar. Well, matagal na namin balak kasi ang magkaroon ng studio pero balak lang iyon. Akala ni Catherine wala na akong ginagawa for that. Pero since noong October 2020, nakausap ko ang kanyang architect, ang kanyang contractor para tulungan ako kung paano magagawa itong studio na hindi nalalaman ni Kat. Mommy Min continued, nagdetalyo lang ako kung paano ang itsura ng isang studio, simple-simple lang siya. Then dumating yung time na pinapunta ko siya, yung contractor sa shoot namin. Nagulat pa nga si Catherine o bakit nandito siya, wala nang sabi ni Aaron. So si Aaron kasi yung contractor namin mabait. So pinakita ko lang sa kanya, o ganito kasimple lang yung gagawin mo. Mommy Min initially thought it would be easy to plan the design. But midway through the construction, she learned that what she had in mind was not exactly what Catherine wanted. Mommy Min asked Catherine go to her stylist John Bali for advice. Yung studio parang typical siya na parang bodega lang. Then pinapinturahan lang ng white, ganyan sabi niya. Naku mami, hindi nang ganyan ang gusto ni Kat. Gusto niya yung maraming bintana, yung mga French windows, yung mga natural light, kailangan pumapasok. Sabi ko, diba, yung mga studio parang bodega lang, yung mga pinishushutan natin. Pero ibang gusto ni Catherine, so ang ginawa ng contractor at ang kanyang RT, right away, drawing o ganyan. So another meeting, nasira yung ginagawa ko, so binagbag lahat. Tinaas lang yung mga iyon nung iyong kasami niya, so bawat side butasan din nagkaroon ng mezzanine and all. Then pumasok na yung interior designer niya. Sabi niya, oh tita, I will help you na para naman magkaroon ka ng peace of mind. Mommy Min also sought the help of Catherine's boyfriend Daniel Padilla for the studio. Alam ni GJ, yung mga pinagagawa ko minsan pinapapuntahan ni Daniel iyon. Siyempre hindi alam ni Kat. Nag-decide na akong gawin ito kasi para meron tayong places para sa mga small gatherings, so pwede na ito sa kanya mga commercial tutorials and most especially sa TGIS niya. TGIS is one of the Catherine's video series on her YouTube channel. Mommy Min, later Crip and also Daniel, dito ka din ha. Catherine is grateful although the studio is not yet finished. Mommy Min decide to finally show it to Catherine on May 2022-2021. The blog show Catherine's reaction upon entering the studio and learning from Daniel that she owns the building. Catherine was speechless and said, oh my god, at least 13 times. Her studio has some small with high ceiling. In this serve as a shooting space. The studio has also a mezzanine which serve as the hair, makeup, and dressing area. There are also several rooms of the ground floor for meeting and for eating. She wrote on her caption, sa kanyang post, it's June already but turns out my birthday celebration isn't over yet. Thank you so much mama and to everyone who took part in this sweet surprise. I can believe I finally have my very own studio. See what happened during the reveal of the latest episode of Hashtag Everyday Cat. P.S. Sorry and daming oh my cat. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Please do like, share, comment, subscribe and maraming salamat po.